Ria Ataide, inamin na si Daniel Padilla lang ang invited sa kasal nila ni Zanjo Marudo. Sylvia Sanchez, pumapayag na huwag imbitahan si Catherine Bernardo sa kanilang kasal ayon kay Ria Ataide. Nag-anunsyo si Chris Aquino ng kanyang Last Will and Testament para kay Bimby at Josh ito na kaya ang huling habilin. Sylvia Sanchez, pumapayag na huwag imbitahan si Catherine Bernardo sa kanilang kasal ayon kay Ria Ataide. Inang si Ria Ataide na si Sylvia Sanchez ay sumang-ayon sa pahayag ng kanyang anak. Mas pinipili niyang imbitahan si Daniel Padilla lamang sa kanilang kasal at huwag si Catherine Bernardo, ang dating kaibigan na umano'y nagbigay ng masamang pangalan sa kanila sa publiko. Ramdam ng lahat ang pagkadismaya ni Sylvia Sanchez sa naging issue kung saan nabanggit ni Catherine sa kanilang contract signing ang pagkakaroon ng mga kaibigan na nag-iwan sa kanya. Isinisiwalat pa ito sa news patrol ni Ria Ataide, isa sa mga umano'y nag-traitor kay Catherine. Ang galit ngayon ay tila hindi kay Catherine, kundi kay Ria Ataide. Napansin ng iba't ibang komento na walang direktang binanggit si Catherine kung sino ang nag-iwan sa kanya at kung sino ang mga mapagkakatiwalaan. Marahil, ito ay simpleng pagpapakatama lamang ni Ria Ataide at hindi kasalanan ni Catherine. Ngunit, tila guilty pa rin si Catherine, lalo na't nadamay ang kanyang ina na tila nakikisawsaw sa issue. May mga nagpahayag na hindi dapat makialam si Sylvia at Ria sa gulo, at marahil ay mas maganda nang tapusin na lang ito. Sa isa pang komento, binanggit na obvious ang paboritismo kina Daniel at Catherine. Si Daniel ang paratiang pinupuntahan ni Ria Ataide at Zanjo Marudo sa kanilang mga bonding, habang kasama si Catherine, Alora, at Sofia sa ibang pagkakataon. Sa mga litratong ibinahagi sa social media, tila wala si Ria Ataide sa mga kasamahan ni Catherine. Hindi rin nagbigay ng anumang komento si Ria sa mga post ni Catherine, bagay na napansin ng mga netizens na dating aktibong nagbibigay ng reaksyon sa Instagram. Tilang guilty si Ria Ataide at marahil oras na aminin ito para matapos na ang issue. Ilan lamang ito sa mga komento na ibinahagi ng mga netizens. Nag-anunsyo si Chris Aquino ng kanyang Last Will Testament para kay Bimby at Josh ito na kaya ang huling habilin. Sa isang emosyonal na pag-amin, inilabas ni Chris Aquino sa publiko ang nilalaman ng kanyang Last Will and Testament. Pinanood ang kakaibang pahayag sa isang nakakabagbag damdaming video. Ipinasa niya ang responsibilidad kay Bimby at Josh, ang dalawang anak, kay Boy Abunda, ang kanyang matagal ng kaibigan. Sa eksklusibong panayam sa programa na Fast Talk, inalala ni Chris ang pangako ni Tito Boy na asikasuhin ang kanyang mga anak sakaling may mangyari sa kanya dahil sa kanyang kalusugan. Sa pag-amin ng sikreto, tila't inaasahan na ni Chris noon paman ang pagdating ng pagsubok sa kanyang buhay. Dito rin ipinarating ni Chris ang kanyang pasasalamat kay Boy Abunda. Salamat sa'yo, Boy, dahil ikaw ang nagbigay ng tiwala sa akin at sa dalawang anak ko. Alam kong maintindihan mo sila at ako. Dalawang kaibigan ko ang lilipad papunta sa Amerika para samahan sila, sabi ni Chris, nasa dalawang linggo na lamang ay lilisanin ang bansa. Kahit masakit sa akin, kailangan kong ipagkatiwala sa iyo si Bimby at Josh. Wala akong ibang choice dahil ako'y magiging bihag sa bahay para magpagaling. At alam ko, ikaw lang ang makakaintindi sa kanila at sa akin, dagdag niya. Dito na rin inilabas ni Chris ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at inamin na handa na ang mga ito. Gayunpaman, hindi pa malinaw sa madla ang nilalaman ng Last Will and Testament ni Chris. Subalit ayon sa mga nagkomento, ito'y malamang na may kinalaman sa yaman at ari-arian na nais niyang iwan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa mga susunod na araw, inaasahan na mabubunyag ang kumpletong nilalaman ng huling habilin ni Chris Aquino para kay Bimby at Josh. Sa kaganapang hindi matitinag ang loob, nagdesisyon si Chris Aquino na iparating ang kanyang huling habilin at testamentong may kinalaman sa kanyang mga anak na sina Bimby at Josh. Samantalang hindi napigilan ang Queen of All Media na si Chris Aquino na sagutin ang isa sa mga netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan kung bakit siya apektado ng malubak na sakit. Sa mga oras na yon, marami na ring nakabasa at nakakita ng naturang komento
na umabot sa daang reply mula sa mga taga-suporta ng controversial na talk show host sa kanyang Instagram post dito. Nagbigay pugay si Chris sa yumaong Dreamscape Entertainment head na si Dio Edrenal. May isang netizen ang nagkomento ukol sa iniindang sakit ni Chris na idinadamay ang masamang ugali ng huli at tila nagbunga ito ng daang mabibigat na pagsusuri mula sa iba't ibang netizens. Hindi pinalampas ni Chris Aquino ang nasabing negatibong komento. At maring sinagot ito, "Obviously not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people I've never met nor had a personal encounter with. Illness isn't karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His time." Matapos ang sagot ni Chris, tila nawala ang lakas ng loob ng naturang netizen at marami ang nagpahayag ng suporta kay Chris Aquino. Sa nakaraang kaganapan, nagdiwang ng ika-53 kaarawan si Chris Aquino, kung saan buong tapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman na kanyang kinakaharap. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Chris na ngayong araw, papasok siya sa ospital upang subukan ang iba't ibang medical na gamot na maaring magligtas sa kanyang puso. Humihingi siya ng panalangin mula sa publiko para sa mabilis na paggaling at pangako na babalik siya upang ipagpatuloy ang pagganap sa kanyang papel bilang ina ni Bimbi at Josh. Maraming salamat sa pagtutok. Ito lang muna ang ating update para sa araw na ito. Ria Ataide, inamin na si Daniel Padilla lang ang invited sa kasal nila ni Zanjo Marudo. Sa isang nakakabighaning live interview, inamin ni Ria Ataide na tanging si Daniel Padilla lamang ang kasama niyang inimbita sa kanyang nalalapit na kasal kay Zanjo Marudo. Nagbigay linaw si Ria Ataide hinggil sa issue na hindi inimbita si Catherine Bernardo sa kanyang kasal. Binanggit niya ang mga issue at pagmumura sa publiko na nag-ugat noong naghiwalay ang tambalang Katniel. Isa si Catherine sa pinaghihinalaang nag-traitor kay Ria at nagkonsinti sa mga pambababae ni Daniel Padilla. Sa pag-amin ni Ria, naging emosyonal siya habang ibinahagi ang mga hirap at sakit na pinagdaanan noong nakaraang taon. Ipinakita niya ang sign of contract ng aktres at muling nilinaw na mahirap malaman kung sino ang mga totoong kaibigan sa gitna ng mga pagsubok. Ayon kay Ria, maraming nag-traitor at umalis at napag-iwanan siya sa gitna ng mga ito. Sinusubukan siyang idamay ng mga netizens sa mga issue. At mas pinatunayan ito ng mga larawan sa social media kung saan palaging kasama si Daniel Padilla, ngunit wala si Catherine Bernardo. Sa mga komento ng netizens, mas binigyan diin ang posibilidad na si Ria Ataide ang tinutukoy ni Catherine sa kanyang mga pahayag. Naniniwala ang ilan na hindi kawalan si Catherine sa kasal ni Ria at Zanjo. Ayon sa kanila, masaya si Catherine sa kanyang buhay kasama ang totoong mga kaibigan at pamilyang nagmamahal sa kanya. Binigyang diin ng ilang nagkomento na hindi dapat ikompromiso ni Catherine ang kanyang kaligayahan para lamang sa ilang kaibigan na maaaring magsamantala at traidor. Sa huli, hinimok ang aktres na palayain ang sarili sa mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga pag-uusap at komento, nananatili ang respeto para kay Catherine Bernardo, na pinipili ang payapang buhay kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya, higit pa sa ilang pagkakaibigan.